Napakagandang topic ko patungkol po sa araw ng pagsamba. Ano nga ba itong kontrobersyal na dapat ating pag-usapan ngayon patungkol sa araw ng pagsamba ng mga Kristiyano? Ito nga ba ay Linggo o ito nga ba ay Sabado? Ayan, so tingnan natin mga kapatid, mga kaibigan, Brother Alfred, ano nga ba yung sinasabi sa atin, no? Ano nga ba yung dapat nating malaman dito sa gabing ito patungkol po sa araw ng pagsamba ng mga Kristiyano at ng mga hindi Kristiyano, kasi merong nag-claim na Kristiyano daw, but then mga kapatid at mga kaibigan, sila ay hindi naman pala totoo na Kristiyano. So ito po ang ating pong gabing ito, handog natin sa mga kapatid natin at mga kaibigan upang malaman po natin ang ating pong pananampalatayang Katoliko. Una po, Brother Alfred, bakit nga ba iba ang araw ng pagsamba ng Kristiyano? Kasi nga po, ang ating pagsamba ay binabatay natin sa kung kailan nabuhay ating Panginoong Hesukristo. Kung kailan muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung titingnan natin, Brother Alfred, no, meron kasing mga concepts or mga perceptions ang ating mga kaibigan sa ibang sekta ng pananampalataya. Ito ay makikita talaga natin, pwede ba nating masabi ito ay isang maling pagkakaunawa sa pagsamba? Tama po. Kasi nga po, masasabi natin na mali ang kanilang pag-unawa kasi mayroong pagkakaiba-iba ng pananampalataya na ang kanilang pagsamba ay ibang araw din except sa Linggo at Sabado. At isa pa, alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay inuugnay ng mga kaibigan natin sa ibang sekta ng pananampalataya. Very common po yan sa mga Seventh-day Adventist na mga kaibigan natin, yung term po na Sabat. Ano nga ba itong term na Sabat? Kung tita natin mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabi natin Sabat, kasi ito yung pinakaginagamit o ginagawang reason para ipalitaw na hindi Linggo ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano, bagkos dapat ay Sabado. Dahil sa word na Sabat. Or... bakit? Ano nga ba itong word na Sabat, Brother Alfred? Ayon sa Encyclopedia Britannica, the word Sabbath is derived from Hebrew, Shabbat, meaning cease or rest. Ayan, according yan sa legit na source natin, Encyclopedia Britannica, the word Sabbath is derived from the Hebrew word Shabbat. Nang ibig sabihin pala ay to cease, pagtitigil, stop doing anything, cease talaga, and to rest, or to rest, no? Pagpapahinga. Ito yung kahulugan. So, ibig sabihin pala, Brother Alfred, ang Sabat pala ay hindi nangangahulugan na Sabado? Tama. So, bakit pinipilit na Sabado pa rin yung pangingilin dapat na gagawin natin mga Kristiyano? Kasi ka, mali ang kanilang pag-unawa sa word na Sabat, magkahalintulad o magkatunog kasi yung word na Sabat sa Sabado. Ayun, yun lang, magkatunog, pero hindi pala magkasing kahulugan. Tama. O, di ba? O, eto, kung babasahin po natin ang sinasabi sa Exodus 31:14-17, ay ganito po ang ating mababasa dito. Dapat ninyong sundin ang ipinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga, dahil banal ang araw na ito para sa inyo. O, ano sinasabi dyan? Dapat ninyong sundin ang pinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga. Dapat pala. At ang hindi sumusunod dito, anong mangyari, Brother Alfred? Ang sinumang lalabag sa pinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Yun. Worst na worst pala ang pwedeng kahahantungan ng sinumang tao na hindi tutupad sa pangingilin nitong araw ng pamamahinga. Kaya pala ito ipinagpipilitan na dapat talaga Sabado, Sabado, Sabado. Dahil pala, papatayin ang sinumang lalabag sa pinag-uutos. Oh? Karugtong niya na sa talatang ito, ang sinumang gagawa, may karugtong na, ang sinumang gagawa sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Anong sinasabi dyan? Hindi ba yung definition ng Britannica tama naman talaga?
ng sabat pala, ibig sabihin, yan ay to cease or rest. To rest. Tama. O, pagtitigil sa mga gawain, pagpapahinga. Tama ang definition ng Britannica sa nakasulat po sa Biblia. Eh, pero bakit ipinagpipilit pa rin na ito ay Sabado, na hindi naman nababasa dyan, ngayon ay Sabado? Tama, kasi nakalagay, araw lang, or ikapitong araw. Ikapitong araw nga. Ito ba? Dapat talaga titigil sa anumang gawain. Sis nga eh, no? Eh bakit gumagawa? Bakit ka pa nagsasain? O, di ba? Kung talagang dapat na susundin ang araw ng pamamahinga, o, let's say for example, sa Sabadong iyan, eh dapat talaga huwag ka nang gagawa ng kahit anong bagay. Even though yung pagsasain, kasi to sis eh. No? Eh bakit ka pakakain? Gagawa ka pa rin. Pag literal mo kasi, brother, ang yung gagawin ay may gana lang. Gagawin mo. Oo nga. Ibig sabihin, tinuturuan ka pa maging tamad. Yan. So, delikado yan. Sabi dito, sa karugtong po sa talata 15, gawin ninyo ang mga gawain ninyo sa loob ng anim na araw. Pero sa ikapitong araw, yan naman ha, ikapitong araw ay magpahinga kayo. Sinasabi dyan, ikapitong araw. Sinasabi ba dyan sa pero sa Sabado, magpahinga kayo? Wala. Wala pala yung sinasabing specific na araw na Sabado dapat. Ayan. Ito pa. Sapagkat banal ang araw na ito para sa akin. Sabi ng Panginoon, papatayin ang sino mang gagawa sa araw na ito. Kalabang ulit niya yan, papatayin. Papatayin. Ito lang. Meron na bang nakalabag sa araw ng pamamahinga na pinatay? Wala. Wala tayong mabasa or na-publish sa anumang lathalaan na may pinatay na lumabag sa araw na ikapito. Wala naman pala. Pero, pinipilit sa atin na papaniwalain tayo na dapat talaga ay mangilin din tayo sa araw na yan. Alam mo, Brother Alfred, meron akong kaibigan na nandoon ngayon sa Jerusalem. At alam mo ba, yung mga Pinoy pala nating mga kapatid at kababayan doon, kapag araw ng Shabbat, alam mo ba yung araw ng Shabbat sa kanila? Hindi yun nag-uumpisa sa Sabado. Katulad ng pangingilin po ng mga kaibigan natin sa ibang sekta ng pananampalataya at kanilang araw ng pamamahinga, nag-uumpisa sa Sabado. Alam mo ba kung anong araw nag-uumpisa ang kanilang Shabbat? Yan ay Biyernes ng gabi. Magkaiba. Magkaiba sa pagkakaunawa ng konteksto. Kaya nga, kung titingnan natin, kung Sabado yun, definitely na Sabado yun, eh bakit Biyernes pa lang, Shabbat na sa mga Hudyo. Oo, di ba? O dapat, susundin nila, Biyernes pa lang, huwag ka nang gagalaw. O, kasi, sinasabi doon, huwag kang gagawa ng kahit anuman. Sis na eh, and rest na eh. Bakit gumagawa ka pa ng bagay na hindi na dapat gawin? O, di ba? Ayan, pagpatuloy natin. Sabi dyan sa verse 16 and 17, basahin natin. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinagagawa ko sa inyo. Sa araw na pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ano sinasabi dyan, Brother Alfred? Kayong mga SDA. Sinabi bang ganun? Hindi, mga Israelita. Ayun, klaro yun ha. Kayong mga Israelita. Makinig po tayo dyan, mga kapatid. No? Dapat ninyong sundin ang ito magpakailanman at susundin ito even though, sa susunod ng henerasyon. Yes. Susundin talaga. Pero ang sinasabi dyan, mga Israelita. Yes. Ang binigyang utos dito, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangingiling ito, napapatayin ang sino mang lalabag dito, mga Israelita po yun. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, sa mga Kristiyano ba, ipinag-utos din ba yan? Meron bang kautosan sa mga Kristiyano na katulad po niyan? Kasi, ang sabat bilang araw ng pahinga ay pinag-utos lamang sa mga Israelita. At hindi yun ang pinag-utos sa mga Kristiyano. Tama. O diba? Klaro-klaro dito mga kapatid na binasa po natin sa Biblia para lang sa mga Israelita ang pinagpapangilin doon, no, na papatayin ang sino mang lalabag. Kasi kung titingnan natin mga kapatid ang konteksto, ang sino mang sumuway sa sabat o shabat sa wikang Hebreo, ay may kaparusahang kamatayan na mababasa natin kanina, nabasa na natin sa Exodus 13, 14 hanggang 17. Di ba, Brother Alfred? Yes.
Ayan. At ang tanong dito, meron na nga ba na nakalabag sa araw ng Shabbat ng mga Hudyo? Meron na ba o wala pa? Pero titingnan natin sa Biblia kung meron, ha? Alam niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, karamihan po ng mga tao noong time ng ating Panginoong Hesukristo na hindi po naniniwala sa Kanya ay palagi po siyang tinutuligsa. Di ba? Eto, alam niyo po, ang Panginoong Hesus nilabag ang Sabat. Naniniwala ka ba doon na nilabag niya yung Sabat? Yes po. Sa anong paano natin sasabi na nilabag niya yung Sabat? Basahin po natin ang Juan 5:18 sa Juan. Dahil sa sinabi na ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapatay ang kanyang pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ayan. Klaro dito, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus, no, sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo. At alam po natin, kung tayo po ay totoong nag-aaral, itong pong mga Hudyong ito, ang kanilang araw ng pamamahinga o Shabbat po nila o rest day po nila ay Sabado. Yes po. Itong mga Sabado keeper na ito ay gusto nilang tuligsain ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa para sa kanila nilabag talaga ng Panginoong Hesus ang araw ng pamamahinga. Kasi sa dami naman ng ginawa ng Panginoon, araw ng pamamahinga pa yung kanyang gagawin na pagpapagaling. Diba? Kung nagbabasa po tayo, mga kapatid at mga kaibigan, ng Ebanghelyo, ay sinasasabi po sa Ebanghelyo na ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. And that's the reason why na ito pong mga kaibayan natin sa pananampalataya, patuloy na naniniwala, no, na ang ating pagsamba dapat ay Sabado, pero hindi nila nakikita ang katotohanan ito na ang mga Hudyo pala noon, ganoon din. Araw ng Sabado ang kanilang pagsamba, pero sino ang kinakalaban nila? Ang Panginoong Hesukristo. Klaro yan, ang Panginoong Hesukristo mismo, dahil nagpaplano pa sila, no? No? Nagkano talaga, sinisikap nila, napatayin siya. Ngayon, nalalaman na natin, mga kapatid, mga kaibigan, bakit po sinisikap na patayin ang Panginoong Hesus? Dahil nilabag niya ang Shabbat ng mga Hudyo. Una yan. Pangalawa, dahil tinatawag niya ang kanyang sarili na ama niya ang Diyos. Na ibig sabihin, sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ito ang hindi matanggap-tanggap ng mga Hudyo. Dahil ang Panginoong Hesukristo pala ay ipinakita niya ang kanyang sarili kung ano talaga at sino talaga siya. Ito na naman talagang pantay siya ng Diyos, di ba, Brother Alfred? Yes po, kasi ang turo sa atin, ang Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Oh, ayan nga, dito mismo, ang mga Hudyong ito na mga Sabado keeper ay tinutuligsa nila ang Panginoong Hesus dahil para sa kanila, mga kapatid at mga kaibigan, nakalabag nga siya ng araw ng pamamahinga. Nalabag niya mismo para sa kanila po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, titingnan po natin sa konsepto naman ng isa sa apostoles ng ating Panginoon. Ito ay huli na naging apostoles ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi pa huli sa pagsisilbi niya. Dahil malaki ang kanyang ambag, no? At kung titingnan natin yung konteksto ng kanyang buhay, talagang malaki ang nagawa niya. At ito ang ginagamit din ng mga ibang sekta ng pananampalataya, mga sulat niya, at minamali ang pagkakaunawa. Basahin natin, Brother Alfred, ang Colossians 2:16. Kaya nga, huwag kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, fiesta ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Anong sabi diyan? Huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo tungkol sa araw ng pamamahinga.
Huwag tayong padadala. Ang problema kasi dito sa atin, mga kapatid, dala tayo ng dala. Nadadala talaga kasi babasahin lang. Ito, sinasabi mismo ng Biblia, di ba? Sa ikapitong araw, nagpahinga. Oh, tayo ay magbilang mula sa Linggo. Oh, saan pupunta yan? Di ba Sabado? Ano yung ikapito? Sabado. Pero kung ikaw mag-count, simula mo sa Lunes, ano yung ikapito? Sunday. Oh, yun. If, ang problema kasi, kaya nga, sa mathematics po mga kapatid, marami po ang pamamaraan para masolusyonan ang isang problema. Hindi lang po yan nagagamit sa isang formula. Marami po. Kaya sa realidad din po sa ating pananampalataya bilang mga totoong Kristiyano, ang araw ng pagsamba, hindi po nakastick lamang sa Sabado eh. Kung, Brother Romel, kung atin pag ninilayan o pag-aaralan na malalim pa ang kasulatan, dapat natin sundin kung ano ang nakautos, dapat natin huwag gamitin ang kalendaryong ginagamit natin sa araw na ito. Bakit? Kasi nga, iba ang gamit na kalendaryo sa panahon ng mga Hudyo at sa panahon natin ngayon. Kasi ang ginagamit ng mga Hudyo ay Jewish calendar at naman sa atin ay Gregorian calendar. Magkaiba yun. Yan, isa pang kakatotohanan yan. Eh, bakit kayo nakikigamit ng Gregorian calendar? Allergic kayo sa turo ng Katoliko, pero bakit ang dokumento pa ng Katoliko o yung teaching pa ng simba, Gregorian calendar? Sino si Greg? Sino ba? Saan ba yung upisa yung Gregorian calendar na yan? Kay St. Gregory. Yun. So, dapat talaga, no, maunawaan muna natin yung ginagamit din natin. Kaya, kung titignan kung nag-aaral talaga tayo, tinatanggap po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang katotohanan, sana talaga matanggap natin ito na ang totoo, no, ang mga Hudyo, totoo po na meron silang araw ng pamamahinga. Uulitin ko po, ayon po yan sa sources natin na nandoon mismo sa lugar, ang araw na po yan ay nag-uumpisa sa Sabado ng sa Biyernes ng gabi mismo. No? Nagtatapos yan Sabado na lang hapon. So, mahaba-haba yung Shabbat ng mga Hebreo. So, kung tayo po ay gustong makianib, no, o gusto nating makipractice din, sana naman talaga yung practice natin ay tama. Kasi sabi na San Pablo sa atin, huwag dapat tayong padadala sa kung sino man ang nagsasabi sa atin tungkol sa araw ng pamamahinga. Ang ating rest day, hindi tayo dapat diktahan. Bakit po nasabi ni San Pablo yan? Kasi kung titingnan natin, ayon kay San Pablo kasi wala raw araw na mas mahalaga kaysa sa iba. Totoo naman talaga, walang araw na mas mahalaga kaysa sa iba. Saan natin mababasa yan? Sa sulat mismo ni San Pablo. Basahin natin, Brother Alfred. Mababasa natin sa Roma 14:6 hanggang 5:6. May mga tao naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. Yan, may mga tao na naniniwala na mahalaga ang isang araw. May pinapahalagan talaga na araw, pero sabi ni San Pablo din, may tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. May tao din ang pare-pareho lang ang lahat ng araw. Pero meron ding tinatawag natin na special day. Meron ding okay lang, ordinary day lahat. Di ba ganun? May naitalaga. Pero sabi na San Pablo sa Colossus, huwag dapat tayong padadala sa kahit na sino man ang sabi na ito dapat ang araw ng pamamahinga. Oh. Patuloy. Ang bawat tao ay mahalagang magpasya para sa bahalang. Bahalang magpasya para sa kanyang sarili ukol sa bagay na iyan. Ayan. So dapat, ang bawat tao ang bahala, no, na magpapasyanan sa kanyang sarili tungkol sa araw na iyan. So, wag dapat na, kumbaga, ginagharap, no? Ano yan? Parang dinidiktahan. Parang ano yan? Parang dictatorship yung nangyayari. Dapat araw ng Sabado, araw ng Panginginig. Hindi dapat ganun, Brother Alfred. Kasi yung konteksto kasi ng pinapakita sa atin ng bilang mga Kristiyano ay hindi tayo inoblay na dapat Sabado lang ating araw ng pagsamba. Wala pong ganoon na turo sa Kristiyano. Kahit basahin mo natin yung Biblia, walang ganoon na teaching, Brother Alfred, di ba? Tama. Oh, pagpatuloy natin. Ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa
nito para sa Panginoon. Ayan. Ang tao pala na may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Kaya nga, tama yung sabi ni San Pablo din, kung nagbabasa po tayo mga kapatid ng Biblia, at kung meron kayong mga ballpen and notebook dyan, i-take note lang po. Unang Korinto, Jes 31, na dapat ay gawin natin ang lahat ng bagay sa ikararanal ng Diyos. Amen. O, diba? So, gawin natin ang lahat ng bagay para iparangalan ang Diyos. Kaya nga, sinasabi din ni San Pablo dyan, no, na ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Para talaga sa Panginoon, hindi para sa pangsarili natin. Yes. Hindi para sa personal nating mga interest or mga gagawain natin. Kundi para dapat sa Panginoon. Kasi ang pagsamba natin, hindi naman dapat na sasamba tayo para sa ating sarili. No? Hindi para talaga yan sa Panginoon. Pero tayo magbibigay talaga ng tamang pagkakahulugan nito. Hindi tayo dapat dinidiktahan na dapat Sabado lang ang araw ng pagsamba. Kasi sa ating simbahan, sa Katoliko, ay meron tayong tinatawag ng Daily Mass. Yes, opo. At kung imubatayan, Brother Romel, para sa kanila, pagkatapos ng Sabado, wala nang pagsamba. So, bawal lang yung magsamba ng Lunes? Bawal na, kasi nga, ayon sa kanilang turo, Sabado lang dapat ang Sabat. Pero mali yan sa konteksto at konsepto po ng Biblia. Tama. Kung nagbabasa po tayo sa Gawa 2, 42 hanggang 43, ano yung sinasabi dyan? Araw-araw, nagkakatipon ang mga early Christians upang magpira-pirasong ng tinapay. Araw-araw po yan. Hindi sinasabi doon na bawat Sabado, bawat Shabbat, hindi sinasabing ganoon, kundi araw-araw. That is why, ang Catholic ay totoo talaga na sumusunod sa totoong mga Kristiyano. That's because yung early Christian po natin ay araw-araw. Hindi ba? May daily mass po tayo. O, may daily mass tayo. Dahil araw-araw nga. Yan yung nasasabi sa Gawa 2, 42 hanggang 43. I-take note po yan mga kapatid sa mga nanonood ngayon. Dahil araw-araw talaga ay nagkakatipon upang pagpira-pirasuhin ang tinapay. So, yun ang ginagawa natin sa simbahan natin ngayon. Hindi ba? Na meron tayong tinatawag natin daily mass. Pero, again, babalikan natin yung ating punto na hindi dapat na ipwersahin tayo na Sabado dapat ang ating araw ng pamamahinga or yung ating rest day o ating Lord's Day. Hindi ganun. Di ba, Brother Alfred? Yes po. Ito pa. Tanong, Brother Alfred. No? Bakit nga ba Linggo? No? Bakit nga ba Linggo, Brother Alfred, ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano? Bakit hindi nga ba ito masasabi natin Sabado? Bakit hindi Lunes, Martes? Bakit kailangan Linggo? Kasi nga po, nakabatay ito sa kung kailan nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Agree ako dyan. Kasi ang Linggo ay araw mismo ng muling pagkabuhay ni Kristo at araw mismo ito ng pagsamba ng mga Kristiyano. Kristiyano. Pero ang tanong, Brother Alfred, maniniwala ba kaya ang lahat na ito ay araw ng pagsamba, ang Linggong ito, dahil ito ay muling pagkabuhay ni Kristo? Ano naman ang ating basehan dito? Meron ba tayong basehan sa Biblia, Brother Alfred, para mapatunayan natin at mabigyan ng malakas na ebidensya ang ating paniniwala? Meron po. Saan natin mababasa yan, Brother Alfred? Mababasa natin yan sa Unang Korinto, chapter 15, verse 14, na ang nakasulat, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Ayan, kung hindi pala muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, useless, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pananampalataya. Bakit ano ba yung pinapanampalatayaan na natin? Na pagkatapos natin mamatay, ay may buhay na walang hanggang tayo. At saka ito pa, ito ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong, kailan ba muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Linggo po. Linggo. Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, Linggo. So, kung Linggo siya muling nabuhay, ang tanong dyan, bakit hindi siya na muling nabuhay ng Sabado? Yun lang, hindi natin alam. Pero, base sa ating talata or sa Biblia, ay Linggo kasi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito nga. Ito yung titingnan natin yung anong analogiya dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya bang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay?
Kaya po. Anong kaya po na muling mabuhay ng Panginoon sa araw mismo ng Sabado? Kaya niya. Pero mas pinili niya ang araw ng Linggo. Hindi ba? At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, gaano kaimportante o kahalaga itong araw ng Linggo para sa mga Kristiyano? Gaano ba ito kahalaga? Basahin po natin ang sinasabi mismo dito sa Juan 20:19. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng Linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa gitna, kalagitnaan nila, at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Ayan. Ito'y malinaw na patunay kung bakit mahalaga ang pagkakatipon ng mga Kristiyano sa araw mismo ng Linggo, dahil ito ang araw na kung saan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Maliban dyan, ito ang pinapakita sa Biblia na araw na kung saan ang mga unang Kristiyano ay nagkakatipon, at ito rin ang araw na kung saan ang Panginoong Hesus ay napagitna sa kanila. At sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Sa araw na ito ay ibinigay din ng Panginoong Hesukristo ang kapayapaan sa mga apostoles niya, sa mga mananampalataya niya. Hindi ba, Brother Alfred? Yes po. Kaya malinaw na malinaw dito, mahalagang mahalaga talaga ang araw na ito. Gaano kahalaga? Dahil ito nga ang araw ng pagkakatipon nila. Tinatawag na natin itong Lord's Day, di ba? Araw ng Panginoon. Kaya nga nagkakatipon tayo. At tingnan natin, maliban po dito mga kapatid at mga kaibigan, after the resurrection of our Lord Jesus Christ, meron pa ba tayong mababasa sa Biblia na araw mismo ng Linggo ay nagkakatipon ang mga unang Kristiyano? Meron po, brother. Sige nga, saan natin mababasa yan, Brother Alfred? Mababasa natin sa 1 Corinto chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay naglaan ng bahagi ng kanilang kinita at inipon niya iyon para upang hindi na kailangan mag-ambagan pa para pumunta Korean. Ayan. So, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta Korean. So, ito ay utos ni San Pablo na ang gatherings ng mga early Christian ay unang araw ng Linggo. Ano yun? Di ba Sunday yun? Opo. So, definitely, it is a Sunday gathering of early Christians. At kung titingnan din natin, mga kapatid, mga kaibigan, sa araw din ng Linggo, ayan, kasi sabi natin kanina, ang totoo talaga na mga Kristiyano ay nag-breaking of bread sila. At yung cited natin kanina sa Gawa 2:42-43, everyday ginagawa nila yan. And maliban po sa everyday yan, basahin po natin, kasi kanina nakabasa tayo sa Juan 20, ang talata po natin ay 19, na araw mismo ng Linggo, nagkatipon ang mga unang Kristiyano during that time, wala pa si San Pablo. Opo. Pero sa panahon kaya ni San Pablo, meron ba tayong mababasa na mismo araw ng Linggo nagkakatipon sila? Basahin natin, Brother Alfred, ang Gawa 20, versikulo 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagtitipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Ayan, unang araw mismo yan ng Sanlinggo. No? Nagkatipon ang mga early Christian, at anong ginawa po nila, mga kapatid, mga kaibigan? Nagpira-piraso ng tinapay. In which ito po ang meron lamang na mga na-practices sa ating simbahan. No? Meron tayo talagang breaking of bread. Which is ito ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinto 11:23 na inulit ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, ito ang katuruang nakuha ko mula sa Panginoon, no? Na sinasabi na ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, ibig sabihin, yung breaking of bread na yan, ginagawa. Merong daily, yan nga sinasabi natin kanina, nabasa natin kanina sa Roma
14:5-6, sabi ni San Pablo dyan, may mga tao na nagsasabi na merong mahalagang araw. At meron din sabi ng tao na pare-parehas lang yung araw na yan. Kaya nga, meron tayong tinatawag ng daily mass at meron tayong Sunday mass. Yun yung pagpapahalaga natin sa araw na yan. Kaya nga, ang ating pagpapahalaga o ating rest day, sa definition kasi ng sa wikang Hebreo na Shabbat, ay rest day o to cease. Ibig sabihin ay magpahinga. Yung ating pahinga kasi sa mga gawain natin ay araw mismo ng Linggo. Ng Linggo. Na kung titingnan natin, ito ang ginagawa ng mga unang Kristiyano. Yan. So unang Kristiyano mismo ang nag-practice nito, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya wag tayong dapat na magtaka o wag tayong mamangha, no? Sa mga turo nila, kung nagko-quote man sila ng Bible verse diyan, mga kapatid, ang atin po ay dapat nasa tama ang turo natin. Di ba, Brother Alfred? Yes po. At para po sa karagdagan po natin sa atin pong pagpapaliwanag dito, magbabalik po tayo, no? Ang atin pong programa, ang paathag sa pagkakataong ito. Grupiyan. Sobrang wala akong signal. Pero sa mga kita tayo. Shout out po dyan sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Katotohanan sa Pag-usapan at sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Dengue, isa ka viral infection nga makuha pinaagi sa kagat sang infected nga babae nga lamok na Aedes aegypti. Ini makita sa sulod sang balay kag Aedes albopictus nga yara sa palibot. Ini nga balatian makahalalit kag makamamatay. Ang mga sintomas ni amo ang mataas na hilanat, masakit ang ulo, rashes sa panit, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maito mang higko at pagsuka. Ang mga sintomas ng dengue, mahimo mabatyagan sa sulod sang 3-14 kadlaw, pero sa masaming 4-7 kadlaw. May 4 ka strains ang dengue. Ang dengue 1 kag 4, nagadulot sang mild na infeksyon, samtang ang dengue 2 kag 3, nagatugas sang mas malala na infeksyon sa pasyente. Ang dengue wala sang bulong, apang mahimo ini malikawan kag matap na kun ang tanan nagakooperar kag magpinuligay sa pagpanilo sa aton palibot agud wala sang istaran ang lamok kag kitikiti. Subong nga maulanon na ang panahon kag nakataas na naman ang kaso sang dengue sa aton probinsya. Mas ginpasangkad pagid ang mga tikang kag malapnagon ang edukasyon kag advokasya batok sa dengue. Yari ang kaundan sang DILG Memorandum Circular number 2019-130. Ini nga pulisiya nagasiguro nga ang tanan nga local government units nagapatigayon sa mga aktibidad kag mekanismo agud matap na ang paglaptas ang virus sa aton komunidad. Una, ginasiguro sang pulisiya nga ang tanan nga LGU nagaimplementar sang Department of Health's Enhanced 4S strategy. Ini amo ang search and destroy o kung pangitaon kagubon ang breeding sites ang lamok. Seek early consultation o kung gilayon nga magpakonsulta kung may nabatyagan na sintomas. Self-protection measures o ang pagsuksok sang bayo nga mahaba ang manggas. Pag-moskitero kung magtulog, kag ang paggamit sang mosquito repellent. Kag-support fogging or misting o kung suportahan ang pagpaaso kung may mataas na kaso sang dengue sa inyo lugar. Kinahanglan ma-activate ang Action Barangay kontra Dengue o kun Abakada. Siguruhon nga tagsa alas 4 sa hapon ang tanan sa komunidad nagapatigayon sang 4 o'clock habit cleanup drive agud mapabilin ang katilo sa aton probinsya. Magpatigayon sang chemical interventions kasubong sang pag-spray sang chemical insecticides kag larvaciding agud batyon ang lamok kag kitikiti.
maimplementar ang DOH checklist for dengue epidemic preparedness and response for LGUs, kag masiguro nga ang tanan nga institusyon nagahimo sang aksyon kag aktibidad kontra dengue. Ini ginalakipan sa mga talatapan, eskwelahan nga pampubliko kag pribado, rural health units kag city health office. Ang LGUs kinahanglan magpatigayon sang kampanya kontra dengue, kasubong sang rekurida, hinun-anon sa barangay, kag magreproduce sa mga kopya sang IEC materials agud ihatag sa komunidad. Ang tagsa ka LGU kinahanglan masiguro ang kahandaan sa tanan nga rural health units, city health office, kag tanan nga LGU operated hospitals nga may ara ini sa nagakaigo nga kagamitan kasubong sang Orisol, NS1 RDT, larvicides, pangabulong, transportasyon sang pasyente, kag iban pa. Magbinuligay kita tanan, agud matap na ang dengue sa aton probinsya. Patyun ang kitikiti, tapnaon ang dengue. Sa kabis
March 19 sa Social Action Center, Bukod Caritas, Capiz. Kagagpupos ka pwersa sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ang kamaturan, adon ikapalamdam. Ayan, mga kapatid at mga kaibigan, nagbabalik po ang inyong mga abang lingkod, Brother Roman at si Brother Alfred. Ayan, so maganda po yung pinag-uusapan natin sa pagkakataong ito. At bago po natin pagpatuloy, mga kapatid, no, shout out dyan kay Brother Dwayne Cartujano na nakatutok ngayon sa atin. Live po tayo ngayon sa 88.1 Spirit FM Rojas Facebook page. At shoutout din po dyan kay Rodel, at saka kay Brother Rodel, kay Sister Lolita Alfloro. Ayan, so mga kapatid ha, tandaan lang po natin palagi, ang atin pong pananampalataya ay dapat po na merong tamang pagkakaunawa. Sapagkat kung hindi po tayo makarating sa tamang pagkaunawa, ay nako, maliligaw po yung ating pong kaluluwa. Of course, no, dahil malayong malayo sa katotohanan. Pero sa atin pong nabanggit dito na talata sa Gawa 20 versikulo o talata natin 7, ay malinaw po dito na kahit si San Pablo po, no, ipinapakita po sa atin, kasi si San Pablo ay hindi naman kabilang sa apostolos nating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, he just imitate the practices of early Christians or all the apostles, or the 12 apostles or the 11 apostles na natira, pinalata ni Matthias si Judas Iscariot, at pinagpatuloy yung practices po ng mga early Christians, ay pinagpatuloy po ng mga totoong Kristiyano na hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Di ba, Brother Alfred? Yes po. At ito, tingnan natin, oh, mga kapatid, mga kaibigan, alam mo, Brother Alfred, kanina nagkausap tayo dito tungkol sa bagay na to. Ang ating pinag-usapan kanina ay natandaan mo, meron ako noon na mentor. Actually, ito talaga yung pinakaunang nagturo sa akin sa Biblia. Alam niyo po, ang unang nagturo sa akin sa Biblia, hindi Katoliko. Sino po? Ito ay isang Sabadista. Seventh-day Adventist. Shout out kay Manong Mario. Ayan, nagturo sa akin noon kung papaano nakikita ko yung aking pananampalataya bilang totoong Kristiyano. Actually, he was surprised nung nagkaharap kami during that time, ay paumpisa pa lang ako sa pagiging apologist, no? Sa pang-aaral ko po ng apologetics kay Brother Dwayne Cartujano, ay nagkaharap po kami ng aking dating tagapagturo din ng Biblia. And alam mo, Brother Alfred, yung nangyari doon, sabi ni Manong Mario, okay, sabi niya, wala kang mababasa sa Bible na ang mga Kristiyano, araw ng Linggo, dapat sambahin ang Panginoon. Sabi niya yan. Eh, tanungin kita, Brother Alfred, wala nga bang mababasa sa Bible, araw ng Linggo, sinasamba ang Panginoon? Meron po. Kasi yung nababasa natin, gatherings eh, di ba? Gatherings yun, nagkakatipon sila. Eh ngayon, meron nga ba? Meron? Yes na yes, no? Tama ka, Brother Alfred, meron talaga na mababasa sa Biblia na ang araw mismo ng Linggo, dyan ay sinamba ang Panginoong Jesucristo. Kung kayo po ay meron mga Biblia dyan, mga kapatid at mga kaibigan, basahin niyo po, Mateo 28:1. Ano ang sinasabi diyan sa Bibliyang iyan, okay? Sinasabi kasi diyan sa Mateo 28:1, mga kapatid at mga kaibigan, na malinaw na pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin mabuti ito sa Biblia, kung meron kami mga hawak na Biblia, basahin niyo po 28, ang talata natin ay 1, ganito po ating mababasa. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Ano yung nakaraan ng araw pamamahinga? Kung ang araw ng pamamahinga ng mga Hudyo ay Sabado, ano ang makaraan yan? Sunday. O Sunday. Ano ang nangyari dyan? Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Linggo
pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Tingnan ito. Ayan! Remember, early Christians yan, ha? Araw mismo ng Linggo. Ano ang ginawa nila dito? No? Araw ng Linggo, ha? Ibig sabihin, madaling araw yun. Nagbubukang liwayway pa lang. So, madaling araw ng Sunday, ay ano ang ginawa nila? Pumunta sila doon sa libingan ng Panginoong Yesus. At ano ang nakita nila dito? At ano ang ginawa nila mismo sa lugar na ito? Basahin natin, Brother Alfred, sa versikulo o talata 9. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Ano? Sinamba siya. Oh, anong ginawa sa Panginoon? Araw ng Linggo? Okay? Malinaw ito, ha? Sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinamba po, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo araw pala ng Linggo. That is why, tama ang paniniwala o pananampalataya ng mga totoong Kristiyano na dapat araw ng Linggo sasambahin ang Panginoong Hesukristo. Kung atin na kung kanina ng Brother Romel, if ever na mali ang pagsamba ng mga or ni Maria Magdalena sa kanyang ginagawa kay Kristo, sana pinagalitan siya ni Kristo. Eh, wala naman muna kalagay. Wala eh. Maliba na lang kung dadagdagan nila ang konteksto, di ba? Yun. Oh, maliba na kung dagdagan nila. Pero ang totoo dyan, araw ng Linggo, sinamba. Sinamba ang Panginoong Yesus. Alam mo ba, Brother Alfred, noong binasa ko yan sa kay Manong Mariyong na nagturo sa akin noon, sabi niya, eh, hindi naman ang Linggo ang sinamba nila eh. Si Kristo. Nagulat ako! At sinabi ko sa kanya, are you in your mind? Na, baka nawawala ka na sa pag-iisip mo, Manong, kasi ang pinag-uusapan natin, ang Panginoong Hesus ang sasambahin araw ng Linggo. Wala tayong pinag-uusapan na sasambahin ang araw ng Linggo. Opo. Hindi ang araw ang sasambahin, kundi sa araw na yan ng Linggo, ang Panginoong Hesus ay sasambahin. Yan ay malinaw na malinaw na nababasa talaga sa Biblia, araw mismo ng Linggo, sinamba ang Panginoon. Early Christian ang nagawa niyan. So early Christian din ang ating dapat sundin. May Christian naman tayo. Opo. Hindi naman tayo mga Hudiyo or mga Israelita. Pero na lang, kung gusto mong magpaka-Hudiyo, di ba? O magiging anong tawag yan, may term na ginagamit dyan eh. Yung hilaw na Israelita. Hudyo. Mga hilaw na Hudyo, yun, pwede sila na they keep on practicing, sa practice po ng mga Hudyo, pero hindi naman talaga ipinagpapatupad o ipinapractice ng mga early Christians. Di ba? Hindi naman tinuturo kasi sa mga totoong Kristiyano na katulad ng sinabi ni San Pablo, na walang sinuman dapat na magsasabi sa inyo o magtuturo sa inyo, huwag kang maniniwala agad tungkol sa araw ng pamamahinga. Colossians 2:16, kanina na binasa natin. Walang magdidictate sa iyo na, Brad, Sabado dapat ha, araw ng pagsambayan, araw ng pamamahinga yan. Walang ganun. Wala po. O, di ba? Kasi, ang sinasabi ni San Pablo, sa Roma 14:5-6, mayroong tao naniniwala na mayroong special day talaga. Okay. Pero mayroong tao din naniniwala na parehas na yung lahat eh. Ng ano eh. Kaya nasa atin, uulitin ko po mga kapatid, mga kaibigan, na meron po tayong daily mass, which is makikita po natin sa Gawa 2:42-43, na yan po ay practice na nung una pang mga Kristiyano. At meron din tayong special day, which is Sunday, which is the Lord's Day, na kung babasahin po natin sa konteksto ng Biblia, sa 1:20, ang talata po natin 19, araw ng Linggong yan ay nagkatipo ng mga early Christian. At maliban po dyan sa after the resurrection of our Lord Jesus Christ, noong matagal na siyang umakyat sa langit, ay pati si San Pablo mismo ipinaliwanag sa atin, ipinakita sa atin na kailangan ito yung ating gagawin. Anong araw yon? Araw ng Linggo din. Nagkatipon sila, no? Nagkatipon sila upang magpira-pirasa ng tinapay. So, ibig sabihin, definitely, dapat talaga mga kapatid, mga kaibigan, huwag tayong maniwala
sa haka-haka lang. At huwag tayong kukopya lang, pero kulang naman. Paano ko nasasabing kulang, Brother Alfred? Kasi, kung balikan natin yung kaninang binasa natin sa Deuteronomio, na ang mga nangingili ng Sabat at ang hindi mangingili ng Sabat ay may kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Kamatayan. Papatayin talaga sila. At ang mga lalabag, ano? Ano ituturing sa kanila? Hindi nakabilang sa kasambahayan. Ano sila? Dayuhan. Dayuhan. O, tuturing na dayuhan, hindi nakabilang sa sambahayan ng Israel. So, magiging dayuhan sila. So, ito yung punishment sa mga hindi nag-obey ng Shabbat ng mga Israelita. But then, let us clear this, mga kapatid at mga kaibigan, na ang pangingili ng Sabat ng Sabado ay yan po ay sa mga Hudyo. Kaya nga, kanina meron tayong tanong, ano nga ba ang sinasabi ng bagong tipan? Bakit po natanong natin yon? Kasi ang practice po ng Shabat ay nagpa-practice po ng Sabadong pangingiling ay nakabase po sila sa Old Testament. Opo. In which this Old Testament believer na yung mga Hudyo po ang tinutukoy natin, mga kapatid, ito po ay hindi naniniwala kay Kristo. Bakit hindi sila naniniwala kay Kristo? Kung basahin natin dito sa Mateo 28, talata natin ay 13, ito po ang rason. 13. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang pamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Yan. So, kaya pala, hanggang ngayon, marami pa rin na mga Hudyo na hindi na-convert sa Christianity na naniniwala na ang Panginoong Jesus ay hindi muling nabuhay. Eh, tayo po, mga kapatid, naniniwala tayo na ang Panginoong Jesus muling nabuhay. That's why, sa araw na kung saan siya ay muling nabuhay, yun din ang araw na tayo ay sumasamba sa Kanya. Pero paano naman yung nangyari sa mga hindi po naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay? Ibig sabihin, hindi sila sumasamba sa araw mismo na kung saan ay muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Bakit ipipilit mo kung Kristiyano kang tunay, dapat talaga you are following those early Christians kung Kristiyano tayong tunay. Pero kung tayo Kristiyano lamang na sa pangalan, ibig sabihin niyan, mali yung magiging practices po natin. Kaya itatama po natin yung maling practices. Again, bakit Sunday? Dahil ito ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. No? At ito ay matibay na pinatunayan at binigyan po ng emphasis ng Biblia na sa Mateo 28:1, araw ng Linggo, sa versikulo 9, sinamba ang Panginoong Jesucristo. That is why we keep on worshiping our Lord Jesus Christ, our God, sa araw mismo ng Linggo. Kung atin na pag-aralan, Brother Romel, dito sa atin, sa Catholic Church, meron tayong daily mass. Kasi nga po, meron tayong mga membro na hindi naman Sunday na nilagay ang kanilang Lord's Day. Hmm. Kaya nga, meron tayong daily mass. Kaya nga, any days of this week, pwede tayong sumamba sa ating Panginoong Jesus. Tama. Daily mass. At saka, tatandaan natin na may inalaan talaga kasi sa third commandment sa ating simbahan, we should to keep holy, no? Yung ating Lord's Day, yung araw ng pamamahinga natin. So, yan ay pagpapakita natin. Pero hindi po sinasabi na Sabado yan. Hmm. Hindi ganun. Kasi meron din akong nakausap po na nasa Middle East. Alam nyo, yung Brother Alfred, yung kanila palang pagsamba, hindi pala Sunday. It is based on the rest day ng mga Muslim. It is Friday. Pero, ang kanilang misa ay Sunday Mass din. May mga exemptions sa bawat lugar. Kasi, ganito, yung ating mga kaibigan dyan, yung naniniwala talaga na Sabado, definite yung araw ng pamamahinga, nasasabi po natin na kung pag-aaralan talaga yung konteksto ng Shabbat, no? Konteksto ng Shabbat, ibig sabihin, yan ay nag-uumpisa, hindi po Sabado. No? Yan po ay nag-uumpisa Biyernes pa lamang ng gabi. So, ibig sabihin, Shabbat na yan. Yan. Kaya nga,
bago po natin paniwalaan ang isang bagay, dapat muna natin pag-aralan. Dahil tandaan natin, ang Sabado ito, araw ng pahinga para sa mga Israelita, sinusunod ng mga Seventh-day Adventists. Yan. So, araw ng pamamahinga ng mga Israelita, which is, ang Seventh-day Adventists ay sinusunod naman ito. In which hindi naman po ito teaching ng Kristiyano. Kasi ang Linggo, araw ng pagsamba ng mga Kristiyano bilang pagunita sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ayan. Kaya nga po, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo ay tunay at totoong Kristiyano, ang dapat mo natin gagawin talaga, ginugunita ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ang uulitin natin ito, kailan sa muling nabuhay? Linggo po. Kaya dapat tayo ay mag-ano? Sumamba sa Kanya sa araw ng Linggo. Amen. So dapat sasambahin natin ang Panginoon araw mismo ng Linggo. Yan po mga kapatid at mga kaibigan, ang aming tampok sa gabing ito. At sana po ay kapulutan po natin ito ng aral. At sana po mga kapatid at mga kaibigan, ipagpanalangin po natin ang paglalago pa po ng mga kapatid natin na handa pong magbigay ng kanilang time and dedication in defending our Catholic faith and deepening our Catholic faith. Because in Catechism of the Catholic Church 1285, sinasabi po dyan, we, a Catholic, a confirmed Catholic, are obliged to defend our faith by word and deed. At palagi ko pong sinasabi ito mga kapatid at mga kaibigan, paano natin madedepensahan natin pananampalataya by word and deed kung tayo po ay hindi nakakaunawa even the basic of our Catholic faith. Diba, Brother Alfred? Amen. Ayan, so bago tayo, Brother Alfred, magtapos, meron ka bang gustong pasalamatan? Pinapasalamatan ko po ang ating pinaka head of at Archdiocese of Capiz, Most Reverend Victor Bibindico, our station manager, Reverend Father Mark Grandflor, and different priests of the Archdiocese of Capiz. Ayan, so maraming salamat ng Brother Alfred. Ayan, sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan natin, mga kapanampalataya natin, no? Ang programang ito po ay pinapasalamatan natin unang-una sa ating Panginoong Diyos. Ayan, na nagbigay sa atin ng opportunity to have this program. And of course po, mga kapatid, no? Yung lahat po ng naglilingkod, no? Sa ating Panginoon. Especially this radio program po, no, na pinapangunahan talaga ni Most Reverend Victor D. Bindico and our station manager, Reverend Father Mark Grandflor, technical director po natin, si Kaalagad Ningning Huwego, at saka sa ating technical partner, Alagad Benny Dalida. Natang-twist tuloy ako sa apelido ni Brother Benny na magaling na technical support po natin mga kapatid. Ito po no, ang inyo pong mga kaalagad na handa pong magbigay ng time and dedication para sa Panginoon. Prodeo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen.